Hagalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanayin sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago. Nawa sa kanilang mabuting halimbawang ipinakita bilang mabuting pastol ng ating Panginoong Hesukristo, tayo din nawa ay tumulad sa kanilang mga gawain upang tayo ay makapagpastol ng kawang itinalaga sa atin ng Diyos. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga palangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalatigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng po may kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh.
Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, ninarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa alamat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kudero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakila ng Diyos sama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapestahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin, pagnidapatin mo na kaming makasalo sa tiniis at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid,
ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo sumasampalataya, nandi iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ang ibinigay ko sa inyo ito, ito'y pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na nagsasama noon. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap iyong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Felipe ako ang daan, katotohanan at buhay, amay akit at tatanaw, alleluya, 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 alleluya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala niyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Aba, Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang sarili o sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Na maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito,
sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. At kagaya nga po ng ating paunang salita, ngayon ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni na Apostol San Felipe at San Tiago. Dalawa sa mga kumbagi kabilang sa 12 apostoles ng ating Panginoong Hesukristo. At mga minamahal kong mga kapatid, dahil sa tayo ay kumbaga ay pinagninilayan pa rin natin ang pagiging mabuting pastol. Ano, itong dalawang ito ay kumbaga ay mga ordinaryong taong tinawag ng ating Panginoong Hesukristo para sa gawain ng pagpapastol ng kanyang tupa sa kawang itinalaga sa kanya. Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, sa mumunting pamamaraan natin bilang mga binyagang Kristiyano, no, na nakikibahagi sa gawain ng pagkapari, pagkahari, pagkapropeta ng ating Panginoong Hesukristo ay tinatalaga din sa ganitong gawain ng pagiging mabuting pastol. At sa halimbawa ng dalawang apostoles na ating ipinagdiriwang ngayon, mababanaaga natin kung ano po yung mga ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo para tayo, no, na tinatawag ng ating Panginoong Hesukristo sa gawain ng pagpapastol ng kanyang tupa ay maging karapat dapat, no, sa gawain ito. Nauna, mga minamahal kong mga kapatid, laging pinapaalala sa atin, none of us or none of them was naturally qualified to testify in Jesus' name. Kagaya na sinasabi dito sa mabuting balita, anumang hilingin ninyo sa Ama sa pamamagitan ng pangalan ko, no, gagawin ko. Pero doon sa 12, walang qualified doon. Parang tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, bilang tao, dahil tayo pawang mamakasalanan at nakakagawa lagi ng mga pagkakasala at masamang gawain, walang qualified sa atin. Lagi kong sinasabi, walang karapat dapat. Pero pinapagindapat to tayo ng Diyos. Para po sa isang gawain, mga minamahal kong mga kapatid, o sabihin na natin, para sa isang trabaho, mag-a-apply ka sa isang posisyon. Di ba? Oo, ilalagay ka dun sa ganung posisyon, pero titestingin pa ikaw. You have to prove your worth para sa ganung gawain. At pag napatunayan mo na qualified ka doon, hindi promotion, regular. No? Ganoon din ho. Ang nangyari, sa 12, bago sila piliin ang ating Panginoong Hesukristo bilang kanyang maging apostoles, di ba ho, sila muna ay kabilang doon sa kanyang mga disipulo? Kabilang doon sa mga sumusunod sa kanya. At bago hirangin ng ating Panginoong Hesukristo itong 12, pinakaisip-isip niya, pinagdasalan pa niya kung sino ang ipopromote niya bilang kanyang mga apostoles. Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, sana maitatak natin sa ating puso't kalooban na tayo hindi karapat dapat. Pero sa biyaya at grasya ng ating Panginoong Hesukristo, pinapagindapat niya tayo para maipahayag natin ang gawain ni Kristo sa pamagitan ng kanyang pangalan. God does not call perfect people, but He calls those who have some good and natural qualities on which He can build. Yan ho ang mga tinatawag niya. Hindi yung mga perfectong tao, bagkos ay yung mga taong merong kabutihan sa kanyang puso at kumbaga may, yun nga, natural qualities na maging mabuti. At kumbaga handang o bukas ang kanilang loob para sila ay pormahin
sangayon sa kalooban ng Diyos. Parang sa amin din bilang mga pari. Kaya ho, matagal ang pagpapari. Umaabot ng 10 taon, the least. Bakit? Kasi pinupurma pa ho. Kung ito lang ang pupurmahin, yung utak lang, eh madali lang ho. At kung ang pagpormalaang ay kumbaga ay para sa pagmimisa, ay kahit isang buwan, kayang-kaya. Pero hindi doon lamang eh. Hindi lamang sa utak, hindi lamang po sa gawain ng pagmimisa, bagkus yung buong pagkatao. Kung paano makihalubilo, makisama, umunawa sa mga tao o sa mga tupa, ano ho, naaalagaan bilang isang mabuting pastol. Ano ho? Kaya tayo din, mga minamahal ko mga kapatid, kaya bilang mananampalataya, pinapadaan tayo sa mga pagsubok para malaman ng Diyos na qualified na tayo. Nakarapat dapat na tayo, no? Para ipahayag ang kanyang pangalan. Dahil pinagindapa tayo ng biyaya ng Diyos. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, na ipinababatid ng pagdiriwang natin sa kapistahan ni San Felipe at ni Santiago, mga minamahal ko mga kapatid, na tayo ipinipili ng Diyos yung mga tao bilang maging mabubuting pastol doon sa mga taong nakaka-realize. Those person who can realize that the message of God is far more important than the messenger himself. Sa gawain ng evangelisasyon, mga minamahal ko mga kapatid, at sa gawain din ng ating Panginoong Jesucristo, mas mahalaga yung pinapagawa ni Kristo. Mas mahalaga yung mensahe ni Kristo kaysa doon sa nagpapahayag nito. Kaysa doon sa gumagawa ng gawain ng kabanalan. At yan ang nakatatak sa buhay ng mga apostoles. No? Na yung kanilang ipinapahayag, hindi sa kanila. Malinaw din yun sa ating Panginoong Jesucristo. Na siya'y nagsasalita, hindi sa kanyang ganang sarili lamang. Bagkos kung ano yung sinasabi ng Ama, yun din ang sinasabi niya. At yun ang itinuro niya sa kanyang mga apostoles. Kung ano yung sinabi ni Kristo, yun ang kanilang sasabihin. Kung ano yung ginawa ni Kristo, yun yung kanilang gagawin. No more, no less. Sa iba't ibang pamamaraan nga lang. No? Mga minamahal ko mga kapatid. At sana, yun din yung ating mapagtanto bilang mga tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo sa pagiging mabuting pastol ng mga kawang itinalaga sa atin. No? Sa inyong pamilya, kay pastol, sa inyong mga katrabaho o trabaho na inyong pinaglilingkuran o sa sambayanan na kung saan kayo ay kabilang. Ang pangunahin nating gawain, ipakilala si Kristo at ipahayag lagi yung kanyang gawain. Hindi yung ating sarili ang ating iangat. Bagkus yung mensahe ng Diyos. No? Na ipinapahayag sa pamamagitan natin. Ang mahalaga, yung gawain ng Diyos na sa pamamagitan natin, na ginagamit tayo bilang instrumento ng grasya ng Diyos, no, ibinibigay natin, ipinapakita natin sa ating kapwa. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa kapestahan ni San Felipe at ni Santiago, no, na mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo, matulad nawa tayo sa kanila ring mga ginawa ng buhay ng ebanghelisasyon at pagpapalaganap ng gawain ng kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Idalangin naman natin sa banal na misang ito na tayo pagkalooban ng mga grasya upang maisakatuparan ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng pumay kapal ngayon at kailanman. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming alay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago at ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig ng, sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ginde naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Diyos mo at pagkabuhay, kami na tubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanam. Ngayon at magpakay,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria, Nena ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis ni isang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Felipe at Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at italiyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyari Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tanging hiling at lagi ng dasal,
maging mapalad sa natanggapin. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayot maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sa natanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan sa landas mo'y hawin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulam lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at tumasak ang maglilingkod sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na paikinabang, ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaysa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitiking taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangang ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan
para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng diumanoy blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Capillo Osteria ay mahigpit po tayong pinapaalalahana ng ating panawagang Clyco, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating pong ika-anim ng Mayo, unang Sabado ng buwan, ay isasagawa natin ang prosesyon sa karangalan ng Birheng Maria sa ganap na ikalima ng umaga. Ang mga makikilahok ay inaasahang magdadala ng puting panyo at kandila. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-anim, mga Kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car-raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari po kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid na simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tinghari at manulubog.